paano nga ba maging confident habang teenager ka pa lang? Ang confidence to lang, isa sa main problem or main concern ng mga teenager. Lalo na pag bata ka pa, hindi pa ganun kabuo yung personality mo. And ang crucial dyan, nakakuha ka ng source ng confidence sa mga ibang bagay na hindi maganda. Kasi mga ibang kabataan, di ba, kaya lang naman sila nalululong sa drugs, pumapasok sa mga gang, gumagamit ng mga kung ano-anong mga vices, alak, sigarilyo. Kaya lang nila ginagawa yan. Gusto nila maging cool, maging confident. Yun lang talaga yun. Nakita nila yung idol nila na ganito. Ah, kaya pala siguro siya confident kasi nagda-drug siya or nag-yosi siya, gumigimik siya or marami siyang babae. Yun siguro yung dahilan kung bakit siya confident. So, ikaw ngayon, gagayahin mo din yun. Kasi nakikita mo sa mga ibang tao eh. And yung iba, minsan sa mga gang, ah, siguro para maging confident, kailangan ko sumali sa gang. Kasi mga nakikita ko sa gang, talaga maanga sila, confident sila. So, sali ka din dun. Yun madalas yung misconception ng mga kabataan. Mostly, pag napupunta ka sa mga ganong bagay, doon ka mapapariwara talaga. Mataas ang chance. Marami akong kilala na napariwara dahil sa ganun. Yung mga vices, tol, alak, sigarilyo, drugs, porn, mga sugal, babae, sobrang lakas makadown yan. Akala mo sa una, confident ka, pero sa loob-loob mo, parang may kulang pa din. Marami akong kilala, tol, sobrang daming chicks, pero deep inside, malungkot pa din. Marami akong kilala, tol, na sobrang daming pera, sobrang daming mga gamit, materials. Hindi pa rin confident, mahihain pa din. Ano ba yung lacking? Ano ba yung kulang? Ito yung mga tips na kailangan mong malaman para habang bata ka pa lang, makuha mo yung tamang confidence na hindi mo kailangan ng drugs, ng yosi, kung ano-anong material na bagay sa paligid mo. Pero confident ka pa din. Unang tip kung paano maging confident, kailangan mo malaman yung source mo. Know your source. Saan ka ba galing? Pansin mo, diba, yung mga anak mayaman, mayroong magandang family background, anak na mga Zubeldi Ayala, mga C, mga Tan, kahit hindi na yung mga ganong billionaire rich na talaga, yung mga mayaman lang, yung may family heritage talaga, parents nila, nasasabi nila dun sa anak nila na, nak, yung lolo mo, ganito yung ginawa niyan, kaya ganito tayo ngayon. Yung kalololoha mo pa, ganito yung ginagawa niya, kaya nagkaroon tayo ng mga ganitong bagay. Meron silang source, may family heritage sila. Alam nila kung saan sila nanggaling. And kapag ikaw, alam mo yung source mo, tol, iba yung conviction mo, iba yung confidence mo. Kaya mga foreigner, diba? Example, mga American. Pag pumunta sila sa ibang bansa, grabe yung confidence nila. Bakit? Alam nila yung source nila. Galing ako sa Amerika, kami yung pinakamalupit na bansa sa buong mundo. Yung conviction na yun, tol, naka-ingrain yun sa utak nila. Kaya grabe sila maglakad, makipag-usap. Confident talaga. Kaya yung mga ibang nation, nare-respect sila. Kasi alam nila yung source nila. Galing kami sa pinakamayamang bansa. Yun yung source nila. Some problem ganito, JC, paano kung wala naman kami family heritage? Hindi naman kami nanggaling sa mayamang pamilya. Wala naman kami background na malupit. Paano gagawin ko? Ano, wala na akong confident. Yung tatay ko nga, walang ginagawa eh. Yung parents ko, wala eh. Sakto lang eh. Anong gagawin ko? Pupunta ka sa pinaka-source. Rerekta ka na. Kasi yung kanununuan mo, wala eh. Tolonggis eh. Kaya kung mga tolonggis yung kanununuan ko, kailangan magsipag talaga eh. So kung tolonggis yung mga kanununuan mo, rerekta ka na sa pinaka-source mo talaga, which is si God. Galing ka kay God. Kasi lahat naman created ni God. Kalululululuan mo, create yan, galing din yan sa ginawang line ni God. Lahat tayo, galing kay God. Mayaman man, mahirap, pangputi man, or maite, mataba, or payat, lahat tayo, galing kay God. Ako tol, hindi ako galing sa mayamang pamilya. Wala kaming heritage na ganun, magandang background talaga. Wala. But nung naintindihan ko to, nagaling ako kay God. Si God ang nag-create sa akin. Sobrang lupit mag-create ni God, talagang perfect. Nung na-realize ko yun, tol, wala. Wala na, tol. Kahit sino yarap mo sa akin, kahit si President Duterte pa, hindi ako kakaban. Siguro may starstruck ako. Pero yung kakaban, hello, yung feeling na wala, tol, wala. Created ako ni God eh. Siya rin naman, created ni God. So, same lang din kami. Yung conviction na yun, tol, pag naintindihan mo, hindi mo na kailangan ng drugs, hindi mo na kailangan ng mga yosi para magmukhang cool, hindi mo na kailangan ng maraming chicks para magmukhang cool at maging mukhang confident. Yun lang, tol. Maintindihan mo yung source mo kung saan ka nang galing. Sobrang lupit niyan. Yun lang minsan ang kulang sa mga kabataan. Hindi nila alam kung sino ba sila, saan sila nang galing. Wala eh. Alam mo ba, nabasa ko to eh. Diba, ng mga 1800s, yung mga panong uso pa man ako, yung mga British Empire, yung mga Western countries, uso pa yung mga slaves. Alam mo ba, yung mga nananakop, sinasabi nila dun sa mga African countries na na-colonize nila, nanggaling lang kayo sa langit, bumagsak lang kayo sa lupa. Ganun lang. Imaginin mo, ikaw, sabihin sa iyo, nanggaling ka lang sa langit, bumagsak ka lang dito. Wala kang pinanggalingan talaga. Kaya yung confidence nila wala. Kaya natanggap nila na slave sila. Kasi ganun yung diniin sa utak nila eh. Pero yung mga anak na mga nananakop, grabing history nila. Nak,
ito yung kanununuan mo, ito yung lolo mo, talagang king yan, may lupain tayong ganyan. Grabe yung conviction na agad sa kanila. Yung source tol, sobrang importante niyan. Pag alam mo tol kung saan ka nang galing, yung conviction mo, yung confidence mo, mas malalim. Next tip kung paano maging confident habang teenager ka pa lang, kailangan mo malaman na you have a purpose. Meron kang mission sa buhay, hindi ka lang basta pinanganak lang ng walang dahilan. Huwag kang maniniwala sa you are a mistake. Kasi may mga ganun, di ba? Yung mga ibang parents na nakipagtalik lang, tapos nagkaroon ng anak. Anak, alam mo, no? Pagkakamali ka lang talaga eh. Huwag kang maniniwala sa ganun. Unat sa pool pa lang, pag inalaw ni God yan, may plano siya. Pag naintindihan mo tol, magiging confident ka. May purpose ka. May rule ka na gagawin. May problem na meron sa mundo ngayon na ikaw yung makakasolve eh. And kapag hindi mo nasolve yan, and na-deads ka, okay, create na naman si God ng panibagong tao na yun yung magsasolve. Ang job mo, to find your purpose. Ano ba yung karapat dapat mong isolve? Ano ba yung dapat na i-contribute mo sa mundo? And kapag nalaman mo yun, tol, na meron kang ambag sa mundo, doon ka mas nagiging confident. Pansin mo, diba, sa mga thesis, mga group reporting, kapag alam mo may ambag ka, confident ka eh. And kung sino yung mga walang natutulong, sila yung mahihain mag-report. Kasi, alam mo, wala naman silang inambag. Pero kung ikaw, alam mo na may ambag ka, may natutulong ka sa lipunan, mas magiging confident ka. Siyempre, habang bata ka pa lang, minumold mo pa lang yung sarili mo. Kaya, aalagaan mo yung sarili mo. Kasi yung purpose na yan, yun yung gagawin mo pagka-ready ka na. Next tip kung paano maging confident habang teenager pa lang, kailangan mo malaman na meron kang inherent ability. Ano yan? Since you have a purpose, syempre, kailangan mo ng skills, ng talent para magawa yan. And si God, syempre, hindi ka i-create niya nang hindi ka ba-back upan. Kailangan mo ma-realize na may mga talents ka, may skills ka sa loob mo. Need mo lang malaman and need mo lang yan i-develop. Sa mundo tol, hindi importante na talented ka. Kasi lahat ng tao tol, may talent. Kaso, hindi lahat minamaster yung talent. Hindi ginagalingan, hindi minumold yung talent na meron sila. Nagiging generic lang sila. Eh yung mga successful na tao tol, sila yung alam nila yung talent nila, hinasa nila yung talent nila, and sinerve nila sa mundo yung talent nila. Example, sa akin, may talent ako sa pagsasalita. Ang ginawa ko, re-practice kong magsalita ng maayos, makipag-communicate ng maayos. Dati, nagbibideo na ako, nagpe-present na ako sa mga hindi ko kilala. So, yung communication skills ko, napapractice ko na siya. And ngayon, sinaserve ko siya sa mundo through YouTube, TikTok, mga content. Pero hindi ako nag-start na ganito na magsalita. Kung papanorin mo nga una kong videos, grabe, utal-utal ako, hindi ko alam yung sasabihin ko, nag-iisip pa ako, halatang hindi marunong. Pero nag-start talaga sa ganun. Siyempre, yun nga, pag pre-practice mo, gagaling ka. Wala namang pinanganak na malupit agad mag-gitara, malupit agad magsalita, malupit agad mag-piano, walang ganun. Lahat niyang pinapractice. And tandaan mo, meron kang ability sa loob mo. Kailangan mo lang malaman. And pag naintindihan mo yan, doon ka mas magiging confident. Next tip kung paano maging confident habang teenager ka pa lang, kailangan mong maintindihan na we have our own role. Tol, hindi ka pinanganak para gawin lahat. Lalo na pag bata ka pa lang, minsan nalilito ka, ano ba yung gagawin ko? Ano ba yung purpose ko? Ano ba yung dapat kong gawin? Nakakalito eh. Lalo kung ikaw yung medyo maraming talent, nakakalito talaga. Pero kailangan mong maintindihan, tol, na hindi lahat yan gagawin mo. Magiging jack of all trades ka. Magmamaster ka lang ng skill. At least 1 to 2 skills. Sobrang dami na ngayon tatlo eh. 1 to 2 purpose lang. Yun na yun. It's Kobe yan. Basketball. Nung nag-retire siya sa basketball, nagpunta siya ng filmmaking. May minaster pa rin. Michael Jackson, sing and dance. Duterte, politics. Iba-iba, tol. Depende sa'yo eh. Ikaw yung pipili. Let's say, magaling ka mag-gitara, magaling ka mag-business. Pili ka lang. Pili ka muna ng isa. Then, yun muna yung masterin mo. Hobby mo talaga mag-gitara. Eh di, paminsan-minsan gitara ka. Pero may main focus ka pa din. Kagaya sa akin, ang focus ko, business. Nagba-vlog-vlog lang ako paminsan-minsan. Naka-schedule lang. Hindi ako palagi everyday nag-shoot. One day, shoot ko yan maraming video. Pero focus ako sa purpose ko, sa business. So, ito naman yung passion ko. Yung pagsasalita, yung pag-share ng gantong content. Kasi tol, hindi ka pwedeng buwakaw lahat sa'yo. Hindi. Walang ganun. Na basketball lang nangyayari yun. Pero sa totoong buhay, may kanya-kanyang role talaga. Kaya nga sa company, di ba, may assistant, liaison officer, accountant, manager, receptionist, boss. Hindi pwede kasi lahat ikaw. Kasi mamamatay ka. Di mo kayanin. Okay. May kanya-kanyang role tayo. Kapag naintindihan mo yan, doon ka mas magiging humble and doon ka mas magiging confident. Kasi alam mo sa sarili mo na may pwesto ka. Ah, ito para sa akin tong spot na to. Next tip kung paano maging confident habang teenager pa lang, kailangan mo malaman na you are perfect. You're already perfect. Wala nang kailangan gawin sa'yo para maging confident ka. Perfect ka na. Pero syempre, kailangan mo pa rin i-develop yung sarili mo. Kung may mga insecurities ka sa buhay, balat mo man, ngipin mo man, buhok mo man, kailangan mo i-enhance yan. Pero dapat, hindi dyan manggagaling yung confidence mo. Magiging confident lang pag
pag maayos ng ngipin ko, pag maputi na ako, pag maayos yung buhok ko, pag mayaman na ako, pag may girlfriend na ako. Hindi. Dapat, kahit wala ka pa ng mga bagay na yan, confident ka na. Kasi pag confident ka na, tol, mas madali mo na makukuha yung mga bagay na yan. Ito yung binubuo mo na yung personality mo. Pansin mo yung iba, di ba? Ah, kaya lang siguro siya nagkaka-girlfriend kasi may kotse siya, mayaman siya. Hindi, tol. Ang nakakatulong sa kanya talaga, yung personality niya. Kasi hindi naman lahat ng girls doon na nakatingin sa mga material. May mga iba, yung mga gold digger, may ganun. Pero hindi lahat. Kaya lang niya nagustuhan yung guy, maayos yung personality, confident, nakatulong na lang yun, na pogi siya, na may mga material siya na bagay. Kasi kung ganun lahat, ano may explain yung mga ibang lalaki na nakakakuha ng girlfriend pero wala namang kotse, hindi naman mayaman. And ako personally, may mga kilala akong ganun. Yung girl sobrang yaman, yung lalaki sakto lang. Pero yung girl kasi talaga nagustuhan yung personality ng lalaki. Pero syempre, lalaki, binibuild pa rin niya yung sarili niya, papayaman pa din siya, in-workout niya yung mga insecurities niya sa buhay, and all. Sa una pa lang, dapat maintindihan mo na perfect ka na. But, huwag kang makontento dyan. I-improve po pa rin ang i-improve yung sarili mo. Pag di ka na nag-improve, wala, mapapag-iwanan ka. Confident ka na kung sino ka man. The same time, in-workout mo pa rin yung sarili mo. Hindi yung confident ka na tapos complacent ka na. Ah, confident ako, hindi ko na kailangan mag-ganyan. Ay, nabala dyan, hindi ko na kailangan kumita ng maraming pera, hindi ko na kailangan mag-girlfriend, hindi ko na kailangan i-improve yung sarili ko, yung skin ko. Okay na to, kahit marami akong pimples, okay na yan, confident naman ako eh. Ang pinapoint out ko, confident ka ngayon na. At the same time, kinukuha mo pa rin yung mga bagay na gusto mo. Magkaiba yun.